Mga amiga at amigo, ito po ay isang magulang na bunga ng palm oil, no? Hindi siya masyadong tuyo. Pero subukan ko pa ring sindihan baka sakali, kasi ako po ay magsisiga, no? Ako ay magsisiga para hindi masyadong dapuan ng lamok ang aming baboy. Pagbagong hapon, yung siyang pagsiga mo, lalo na sa mga bandang alas 5 ng hapon, kung may lamok man, sa pamamagitan ng usok, no? Pag nagsiga ka sa pamamagitan ng usok, tinataboy nito ang lamok, no? Kaya, ito siya, no, ang siga natin para itaboy yung lamok sa babuyan. Yeah, try kong sindihan. Oh, ayan. Ayan, nagsisindi pala siya. Ayan. Nakita niyo yung apoy. Ayan, oh, mga amiga at amigo, no. Dalhin ko siya dito. Dito ko siya dadalhin. Dito ako magdikit. Hindi ganyan ko siya, o pinipira-piraso ko siya para didikit ng ilan. Magandang pagdingas po eh. Itong pang-uwil. Ayan. Kinaganyan ko siya, o ayan. Ayan o. Ayan o. Nakikita niyo, ayan. 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 Kaya lumalabas. Kita niyo yan? Yan. Yan o. Lumalabas yung kanyang langis. Yan. Kaya siya pag sinisindihan mo ay nagliliyab. No? Kaya. Ayan na. Ayan, ako nakita nyo yung aking sindi. Ayan na o. Ayan. Ayan. Nag-iingat lang ako. Baka ako ay mapaso. Ayan o. Ginaganyan siya. Ayan. 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 Ganyan ang pag. Ayan. Marumi ang aking kamay. Kasi, tawag dito. Hugas muna ako katatapos ko lang mag. Ayan. Lumalabo yung aking salamin sa pawis. Katatapos ko lang magpakain ng baboy. Hindi ko na nabidyohan kasi yung sa loob ng kulungan madilim. Hindi kita. Saka mamaya-maya pa magsisindi yung solar. Solar ang ginagamit namin dito sa kulungan ng baboy para makatipid sa kuryente. At ito, ayan na oh, nakita ninyo. Para umusok siya, lagyan ko ng bunot ng niyog. Yung aming bunot ng, lagyan ko ng bunot ng niyog. Ang aming bunot ng niyog ay basa. Umulan kasi. Pag umulan, kasi hindi naman nakasilong ang bunot, mababasa. Pero sige lang, dikitan ko lang siya doon sa palm oil, baka sakali eh magano siya, matutuyo siya at saka yung usok niya nang naman ang kailangan eh, para maitaboy yung lamok.
Yan na. Oh, nag-umpisa ng mag-usok. Yan. Yan. Nag-uusok na siya. Ito, dinagdagan ko pa. Dinamihan ko pa ng loose fruit. Ayan oh, loose fruit ng palm oil. Ayan, yung mga matutuyo. Para lalo siyang mag-ningas. Eh, ato marami din naman pala. Ayan. Lalagay ko na. Nilalagay ko na, ayan. Para ay pang ano siya, ayan. Doon. Doon. Diba? Umuusok na ngayon. Ah. Yung. Ayun. Ganito, no? Kasi yung bunot, basa siya sa ulan. Ngayon, nasa ilalim yung loose fruit ng palm oil na tuyo na sa kakausok niya, sa kakausok, no? Matutuyo din itong mga bunot na andito sa itaas. Ayan, oh. Kita nyo. Basa. Ayan. Basang-basa yung bunot. Pero matutuyo siya dito. Ayan, no? Kung saan papunta yung hangin, no? Doon din dadalhin ang usok. Ang baboy ay nandyan siya. Ayan, no? Ayan. Ayan. Gulungan ng baboy. Ayan siya. Ayan. Ayan. Yung ang usok andito lang sa yan, yung usok andito lang sa tabi. So kahit hindi lalapit doon yung usok sa baboyan, kasi bawal din eh. Bawal din, baka mamaya masupukit ang mga baboy, no? Kahit dito lang yung usok, ang lamok pag nakaamoy na may usok, hindi sila masyadong naglalalapit, no? Kaya ito ay yung ginagawa namin pang ito yung ginagawa namin pang control ng lamok. Ito yung bunot, yung pinagbalata ng kinukupras namin. Yan, yan, no? Yan. Pati din itong mga puno ng rambutan, no? Malaking bagay din at mauusukan. Eh,
dito sa bukid, kailangan talaga ang tamang diskarte. Yung aming kulungan, meron na siyang net eh. Hindi basta makakapasok. Ganun pa man, kahit meron siyang net, no, may lamok pa rin na makakapasok. Gumawa kami ng paraan na hindi makapasok yung lamok. Ang lamok din gumagawa ng paraan na makapasok. Mas matalino pa yung lamok kaysa sa akin sa lagay na yun. O ngayon, no, may net na, pauusukan ko pa. No? Kasi ayoko kasi pag maraming lamok, kinakagat yung baboy. Eh yung baboy namin, eh, large white. Kitang-kita sa balat, namumula, namamantal. Ayoko. Naawa ako sa alaga ko pag ganyan. Kaya eto, no? Gagawa natin ang paraan. Ayan, yung usok. Ang pagpakain namin sa baboy sa umaga mga alas 7. Ayun. Lilinisin muna namin, no, yung kulungan. Binabanlian namin yung kanyang mga pupo, pati yung kanyang kakanan, lilinisin muna namin saka sila pakakainin. Hintay namin pagkatapos kumain. Lilinisin naman namin uli yung kanilang kakanan, pati yung baboy papaliguan. Kasi kailangan na palaging malinis yung kakanan ng baboy. Sa tanghali, kangkong yung pagpakain namin. Ang pagpakain namin sa feeds o kaya sa ipa, umaga at hapon lang. Sa tanghali, no, yung kangkong. Tsaka sa tubig palagi, meron naman ano yun eh. Meron naman yung gripo, yung para pang baboy talaga na tatapat lang nila, kakagatin lang nila yung nipple, kakainom na sila ng tubig. Tsaka ito, yan. Parang nagliliyap ata yung aking ano eh, yung aking palm oil eh. Napadami kasi yung paglagay ko. Napadami yung paglagay ko. Kaya ayun. Oh. Yan, umusok uli. Kasi ito, no, pag ginaganyan mo, tingnan nyo, bumubuelo yung usok. Siguro naman, hindi ano, mag-iisang oras to na ganoon palagi. Pag naamoy ng lamok yun, natataboy sila sa amoy ng usok. Yan. No? Mamaya, pag medyo nagkulang, dadagdagan ko uli. Thank you.
inaabangan po. Eh baka bumaliktad yung usok at mapapunta doon sa kulungan ng baboy. Baka masupukit yung baboy sa usok. Kaya kailangan kong bantayan. Sana po sa mga nanonood, follow ninyo ako kung nagustuhan ninyo ang aking content, no? Follow nyo ako. At saka doon naman sa aking YouTube channel, no? Kung nagustuhan ninyo, eh please naman, no? Lambing ko. Paki-subscribe. Umiikot yung usok kung saan dadalhin ang hangin.